Hello guys, once again, ito nga po pala ang inyong kapatid sa mundo ng YouTube na si Bevlog. So today is September 2, 2022. Ngayon po ay araw ng Nueva Ecija na kung saan dito po ako nakatira o isinilang sa bayan ng Nueva Ecija. Ngayon po ang tinatawag nila na araw o unang sigaw ng Nueva Ecija. Kaya naman po ngayon ay maraming nagdiriwang kung saan saang sulok ng Nueva Ecija. May konting pagsasalo na tulad ng kapistahan sa ating mga lugar. Ang pinagkaiba lang po, ito ay ginaganap ng buong Nuevo Ecija. Dito po mapapansin nyo ang lumang kampana na kung saan ito ay nandito sa San Isidro, Labrador na pag-aari nila. At ito po ay luma na kaya i-display po sa harap ng simbahan o kapilya upang ito'y magsilbing alaala at makita pa ng mga susunod pa ng mga anak or apo. At ito po ang plaza ng San Isidro na makikita na ayan po nag-alay ng konting bulaklak para sa aming bayani. Ako po ay isa sa natutuwa o nagagalak na magbahagi ng konting kasaysayan ng aming lugar na Nueva Ecija sa pamamagitan ng maigsing video na ito. Ayan po, kung mapapansin nyo, may sombrero pa ng Hapon na talagang luma na siya. At yan po ay dinisplay dahil po malapit po yan dito sa eskwelahan. At ayan po ang konting pasilip sa itsura po ng plaza ng San Isidro na kung saan meron po tayo ditong ribulto ng naging bayani ng Nueva Ecija. Yan po nakasulat ang konting history o kasaysayan ng Nueva Ecija. Kung mapapansin niyo po, may ribulto po tayo dito ng kalabaw kung saan pinapahiwatig na ang kalabaw ang pangunahing inaasahan ng magsasaka namin dito sa bayan o lungsod ng Nueva Ecija noong hindi pa nauuso yung mga high-tech na mga makina tulad ng meron tayo ngayon. Sentro o munisipal ng San Isidro. Hindi na po ako lumapit doon dahil maraming tao na nagdiriwang
na kung saan nandun din po ang mga kanya-kanya mga kubol o lamesa na pinapakita kung ano pong meron na kanin o produkto meron ang Nueva Ecija. At ito po ang ating watawat, simbolo ng ating pagiging Pilipino. Ayan po. Pinakikita po dyan ng ribulto ng kalabaw na siya po ay hindi mawawalan ng halaga kahit na ano pa mang mga high-tech na makina ang dumating sa panahon ngayon. At ito po ang isang bahay na kung saan noong panahon pa po ng Kastila, na pag-aari po ito ni Kapitan Crispulo Sideco. At ang iba ay hindi alam na ito po ay bahay na kung saan naglagi din po dito ang ating bayani na si General Emilio Aguinaldo noong bumagsak ang Malolos sa kamay ng mga Amerikano. Dito po siya naglagi. Kaya ito pong bahay na ito ay makasaysayan dahil hindi lang siya basta bahay. Dahil ito ay tinirhan ng isang naging bayani. At masaya kaming mga taga-Nueva Écija dahil kami din po pala ay nagkaroon ng bayani. Hindi lang po ang ibang lugar, kung hindi pati ang Nueva Écija ay mayroon din po naging bayani. Sa maiksing video ko pong ito at kasaysayan ng Nueva Écija, sana po ay nakapagbigay ako ng konting saya sa inyong manonood. At kung kayo po ay bago pa sa aking channel na nakasilip lang ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like sa aking video, at kung gusto nyo pong makatulong, sana po ay pa-share na din po. Thank you for watching.